po sa inyong lahat. Tayo po ay magkakaroon ng isang maikling Bible study. Ayan. Kamusta po kayong lahat sa oras na ito? Mga natutulog po yung iba, iba naman, nanonood ng TV. Ayan. Yung mga nais po manalangin, magbasa sa oras na ito, tayo kong lahat ay bumuko ng dalit. Hallelujah. Lord God, salamat Panginoon sa hapong ito, O Diyos. Karapat-dapat ka naming Panginoon, pasalamatan po rin sa bayan sa Espiritu at Katotohanan. Lord God, patawarin niyo naman kami Panginoon sa mapagkukulang pagkakasala sa isip, sa ita at sa gawa. Tinatakwil po namin lahat ng gawa ni Satanas sa iyong buhay at nirebuke namin lahat ng hadlang, destruction, kasinungalingan, pride, tukso, galit po, tinakit karamdaman, kahirapan, damay, in Jesus. Espiritu ng paniligalig, ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Lahat ng kaguluhan, layas sa pangalan ni Jesus, Lord God. Total healing and deliverance in the mighty name of Jesus, Lord. Bless mo nawa, Panginoon, ang mga makikinig ng mga salita mo na ikaw, Panginoon, magbigay ng karunungan at pangunawa na maipamuhay namin ito, Panginoon, sa pang-araw-araw na buhay. Nabaguhin mo kami, Panginoon, sa lahat ng oras. Ang kalooban niyo, Panginoon, ang masunod at hindi ang kalooban namin. Salamat, Lord God, sa mga pag-iingat mo sa amin, ng kapayapaan mo, O Diyos, ang maghalis sa aming buhay. Salamat, Lord, sa yung mga blessing na bibigay sa amin, spiritually, physically, and financially. Ano man, Panginoon, ang aming mga prayer requests sa oras na ito, na ikaw lamang, Panginoon, ang nakakabasa ng nilalaman ng aming puso't isipan. Nanino namin, Panginoon, sambitin isa-isa ang aming hinihingi. Batid mo, Panginoon, ang laman ng aming puso't kalooban. Kay Lord, lubos-lubos kami nagpapasalamat sa iyo, O God. Lahat ng papuri, parangal, pagdakila ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ayan. Buksan po natin ating mga Biblia sa 1 Pedro chapter 5, verse 1 hanggang 11 po. Ayan. Ang title po ng topic natin ay Ang Hawa ng Diyos. Sabi po dito sa 1 Pedro chapter 5 verse 1, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Verse 2, ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang mga kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang. Sapagkat iyan ang ibig ng Diyos, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Verse 3, hindi bilang Panginoon ang inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kapwa. Verse 4, at pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. At kayo naman, mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa. Ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mapagmababang loob. Verse 6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Verse 8, kumanda kayo at magbantay, ang diablo na kaaway ninyo ay parang leyong, umaatungal at aali-aligid na humahalap ng masisila. Labanin ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Verse 10, pagkatapos ninyo magtiis sa maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang Siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Ayan po, ang topic po natin ngayon ay ang kawa ng Diyos, na ang sabi niya po dito na pinapaalala sa atin ng Panginoon na ang matatanda na namamahala sa inyo, ano po, nananawagan sila na bilang isang matandang katulad ninyo. Ayan. Sabi niya, nasaksihan niya ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Yun po yung sinasabi na pagdating ng ating Panginoon, dun po mahahayag yung ibibigay niyang gantimpala sa mga naglilingkod sa Kanya ng tapat. Sabi po dito ng Panginoon, ipinamamanhig kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Ayan. Di ba po, iba-ibang churches po is
may mga tupa po sila. Yung iba po may tupa. Ayan, hindi naman po yung naiiwasan. Diba? Nakalagay po sa Bible doon na may kambing, may tupa. Ang nasa kanan po ay ang tupa at nasa kaliwa yung kambing. Ayan. Hihiwalay po yun. Parang sa tao din po. Yung mabuti at masama. Sabi po dito sa verse 3. Ayan. Sabi po dito sa verse 3, hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong kawan. Ayan. Kailangan tayo po ay ano po, magpasakop sa mga naglilingkod sa atin. Ayan. Sino po ba yon? Ang Pangulong Pastol natin. Walang iba. Ang ating Panginoong Hesus. Ayan. Sabi po dito na tatanggap kayo ng maningning na korona ng hindi kukupas kailanman. Ayan. Ang korona po kasi, dito po sa lupa, ano po, kumukupas po yun. Hindi katulad na korona sa langit, ano po, panghabang buhay. Na nasa langit po yun, hindi po kukupas. Sabi niya, at kayo naman mga kabataan, pasahop kayo sa matatanda, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa. Ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Nasabi po dito, kaya nga pasahop kayo sa pangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Yan. Kung dito po sa lupa, hindi ka pa dinadakila kasi nga, sabi nga, yung gantimpalang yun ay makukuha natin sa langit, hindi pa po dito sa lupa. Kaya nga puro pagtitiis, puro panguusig, ayan, puro kahirapan, kaguluhan, yan po yung inaani natin ngayon dito. Sabi niya, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. Lahat po tayo nababalisa. Bakit? Yung iba, nagtatrabaho, pero yung kinikita nila, ano po, kulang po sa kanila. Iniisip nila, pambayad ng kurente, pambayad ng tubig, pambili nila ng ulam, bigas, di ba? Napakadami pong kailangan. Sabi nga, tumaas nga po ang bilihin, pero yung sahod ng tao, hindi po nag-increase. Sabi ng ating Panginoon dito sa verse 8, humanda kayo at magbantay, ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aaligid ng humahanap ng masisila. An example po dito, na si Satan ay ano po, ay kaaway natin para siyang liyon. Nakita na po kayo ng leon sa Manila Zoo o Sang Suman. In-example po dun si Satan na para siyang leon na umaatungal at aali-aligid na humahanap ng nasisila. Si Satan po, hindi natin siya nakikita kasi nga ay siya ay spirit din. Bad spirit nga lang. Kaya ang sabi ng ating Panginoon dito, humanda kayo at magbantay. Pag ang tao po o ang Kristiyano ay hindi nakahanda at hindi nagbabantay, madali po tayong atakihin ng kaaway. Sabi nga kung sino pa nga yung babal sa salita ng Diyos, yun lang yung inaatake ni Satan Diba? Pwede bang maglaban si Satanas? Laban kay Satanas, diba? Kinakalaban niya yung sarili niya? Hindi. Siyempre, ang anak ng Diyos, yun ang kinakalaban ni Satan. Inuudyukan ka niya para ano, magkasala ka, magalit ka, labanan mo siya, di ba? Ganun yun. Yan sabi dito sa verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Ibig sabihin, hindi lang pala tayo yung nagtitiis ng ganito. Hindi lang tayo yung nagtitiis ng kahirapan, kundi yung buong kapatid natin sa buong daigdig. Ayan. Sabi ng Panginoon, labanan ninyo siya. Paanong paraan po natin siya lalabanan? Hindi nga po natin siya nakikita. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, di ba? Dahil ang salita ng Diyos, ano pong sabi sa Hebrews 4 verse 12, ang salita ng Diyos, buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alimang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalay ng kaluluwa ng espiritu, ng kasukasuan sa utak sa buto at nakakataho ng iniisip at binabalak ng tao. Ganun po ka-powerful ang salita ng Diyos. Kung nakita na kayo ng kutsilyo na magkabilaan ay talim, ganun po yun. At subukan nyo pong hawakan, tiyak, slice yung kamay ninyo. Ganun po yung salita ng Diyos. Pag pumasok sa puso ng tao, talagang nakakasakit.
diba? Sabi nga, kung wala kang sugat, bakit ka masasaktan? Diba? Kung wala kang ginagawang mali, pagdating ng preaching, hindi ka masasaktan. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo kung may ginagawa kang kasalanan o wala. Diba? Ikaw lang naman ang nakakabasa ng iniisip mo. Mababasa ka ba yung iniisip mo? Hindi. Kasi hindi ko naman alam ang buhay mo. Maliban na lang kung sasabihin mo sa akin, kung malalaman. Diba? Kaya sabi nga dito ng ating Panginoon sa verse 10, pagkatapos ninyong magtiis na maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siya magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang mahiyati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ayan. Napakalinaw po na sinabi ng ating Panginoon, yung pagtitiis natin ito na maikling panahon, pero sa atin napakatagal na, 'di ba? Sabi nga po sa Bible, ang isang araw sa ating Panginoon ay 1,000 taon sa atin. 'Di ba? Isang araw pa lang sa kanya pero 1,000 taon na. Pero ang sabi niya dito, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng ano po? Kaganapan, katatagan at isang saligang matibay na di matitinag. 'Yun po ibibigay niya sa atin. Siya rin ang humirang sa inyo, 'di ba? Ang Diyos ang pumili sa iyo. Kung ikaw na pinili ng Diyos, natanggi ka pa. Napaka-choosy naman po natin, di ba? Ikaw na pinili ni Lord, eh, na maging anak niya, tapos aayaw ka pa. Diba? Napakaswerte mo, kapatid, na tumutugon ka sa panawagan ng ating Panginoon. Kasi maraming ano po, nangangaral ng salita ng Diyos, pero ang tao, ano po, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, di ba? Para silang, wala, deadma lang. Ang corny kasi niyan eh. Puro word of God. Puro salita ng Diyos. Tapos puro patatamaan kami. Diba? Nakakasakit. Ang sabi nga, ang tao na tunay na nakakilala sa Diyos, kahit masasaktan, ano po? Nagpapatuloy. Diba? Nagpapatuloy ka pa rin. Bakit? Kasi nga, gusto mong magpabago sa Diyos. Di ba may mga taong ayaw magpabago sa Panginoon. Ang gusto nila, tinotolerate yung mga kasalanang ginagawa nila. Okay na yung, okay, magsabong tayo, mag-inuman tayo, ano pa, maging makamundo tayo, di ba? Yun yung gusto nila. Ibig sabihin, gusto nilang mga preaching is maganda sa pandinig. Diba? Hindi sila masasaktan. Pag-ibig, blessing, yan. Yung mga ganong mga preaching ang gusto nila. Pero pagdating na yung pagbabalik ng Panginoon about sa ganitong bagay, di ba? Ano ba yan? Lagi na lang tinatamaan, linggo-linggo na lang. Di ba? Sabi nga, kung gusto mo talagang magbago, susunod ka sa Panginoon at willing kang magpabago. Kasi may mga tao sumusunod sa Panginoon pero hindi willing ang puso na magpabago sa Diyos. Sabi nga, hindi ang kalooban natin ang masunod, kundi ang kalooban niya. Yan, sabi dito sa verse 11, sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Diba? Napakalinaw po ng paliwanag ng ating Panginoon dito na tayo po ay magpakatatag. Dahil nga ang ating kaaway, hindi natin nakikita. Buksan po natin sa Santiago chapter 4. Verse 7 hanggang 8. Sa Santiago chapter 4, verse 7 and 8. At pong sabi dito, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit niya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Yan. Napakalinaw po dito na sinabi ng ating Panginoon na pasakop kayo sa Diyos. Kasi maraming tao ngayon nagpapasakop sa kanilang kapwa-tao. Unang-una, ibigin mo ang Diyos, di ba? Nasa utos niya po yun. Sa 10 utos, naging 2 sa New Testament. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili. Kaya sabi ng Panginoon dito, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Eh, paano naman kung hindi mo nga nilalabanan ng Diablo at ikaw ang lumalapit sa Diablo? Diba? Lumalapit ka, sabi nga eh,
magsisimba. O kasalanan, hubarin muna kita. Pagbalik ko, pumunta muna ako ng simbahan. Pagbalik ko, susuotin ulit kita. Diba? Sabi nga, ang tunay na nagbabago, ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Amen po? Pinamumuhay, hindi na inuulit-ulit. Sabi nga, hindi naman unlimited yung pagpapatawad ng Panginoon. Diba? Nag-sorry ka na, Lord. Sorry, nakagawa ko sa iyo ng kasalanan. Humingi ka ng tawad. Ano sabi ng Panginoon? Huwag ka nang magkasala. Ayan. Sabi niyo dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Eh, ang tao ngayon, hindi naman lumalapit sa Diyos. Lalong lumalayo sa Diyos. Bakit? Naboring na sila. Puro na lang dasal, Biblia, simba. Parang ulit-ulit na lang. Yun ang naisip nila. Pero sabi nga, yung mga bagay na yun, kaya ginagawa natin upang palaguin ang ating pananampalataya. Hindi maging obligasyon mo sa Kanya na gagawin mo pa ulit-ulit yun. Eh, kanino mo ba ginagawa yun? Sa tao ba o sa Diyos? Bakit ka nagsasawa? Bakit ka mapapagod kung kay Lord mo ginagawa? Eh, paano kaya kung mapagod sa'yo si Lord na hindi ka nabigyan ng hininga? Diba? Yung oxygen na nga lang, magkano yun? Sa ospital. Kada singhot mo, ano, may bayad. Eh, yung oxygen na nalalanghap natin, walang hinihinging kapalit si Lord. Yung buhay natin, kalakasan, talino natin, di ba? Yung mga blessing, lahat yan galing kay Lord. Kaya huwag mong ipagmamalaki na, hindi, magaling kasi ako eh. Malakas ako. Kaya ko to, mayaman ako, matalino ako. Hindi ko kailangan si Lord. Ang tanong, kapatid, pag mamamatay ka na, sino ba tinatawag mo? Diba? Alam nga naman magulang mo, tulungan ka, iligtas ka. Hindi, walang magagawa yun. Diba? Si Lord lang tanging tinatawagan ng tao once na siya'y mamamatay na. Anong sinasabi? Panginoon, patawarin mo ako. Iligtas mo po ako. Diba? Iligtas mo po ako. Or e-extend mo pa yung buhay ko. Diba? Pero yung mga tao ngayon na buhay, ano mong ginagawa? Gusto nang mamatay. Yung mga nasa ospital naman, gusto pa mabuhay. Kaya minsan, para ang hirap, no? Ang gulo ng tao minsan. Gusto uulan, gusto iinit. Hindi mo na malaman kung anong talaga ang gusto. Kaya sabi dito ng Panginoon, linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bagong isip. Ayan. Ang sabi ng ating Panginoon, linisin ang ating kamay kasi ito nagkakasala to. Ang ating isip, nagkakasala ang ating puso. Sabi nga, hindi ang kinakain mo yun, doon nagmumula yung kasalanan, kundi sa nanggagaling sa puso na sinasalita mo. Doon yung pagkakasala. Kaya sabi dito ng Panginoon, kayong pabago-bagong isip. Dahil ang tao, madaling mangako, pero hindi tumutupad. Yun yung problema sa tao ngayon. Example lang natin, mga ngamban niya. O, diba? O, sa eleksyon, ganito. Mapagawa ko yung ganito, yung kalsada, yung tulay, yung bahay nyo, bibigyan kayo ng ganito. Pero pag nakaupo na, nakalimutan na yung mga pangako. Diba? Ganon ang tao pag nangangako. O, diba? Yung kapitbahay mo, nangako sa'yo. Ala, pag pinagpala ko, bibigyan kita. Pero nung pinagpala na, nakalimutan na yung pangako. Kaya nga sabi ng Panginoon, kayong pabago-bago ang isip. Diba? Dapat pag tayo nangangako, tinutupad natin, magkaroon tayo ng word of honor. Isang salita na pag ikaw nag-promise, gagawin mo. Diba? Kasi hindi ka lang naman sa Diyos nangangako, sa kapwa mo rin, diba? Kailangan magkaroon tayo ng isang salita. Kasi nakakaya yung ganun, no? Mga ngako tayo, hindi naman natin tinutupad. Ano sasabihin sa atin? Eh, sinungaling ka naman kami. Pangako ka, tapos di ka naman tutupad. Siyempre, nakakasakit yun. Diba? Kasi umasa yung tao, tapos hindi mo ibibigay yung pinangako mo. Kaya sabi nga, mag-isip tayo bago tayo mangako, lalo na sa Panginoon. Diba? Yung iba magsasabi, o sige, magsisimba ako sa ano, Linggo. Eh, may dumating na bisita. Hindi na naman nakasimba. Ay kapatid, pasensya na, kasi may bisita kami. Diba? Sabi nga, mag-ingat tayo sa pangako. Hindi naman tao yung pinapangakoan natin, kundi ang Diyos. Ang Diyos
Tumatawag na sa lahat ng tao na tayo manumbalik sa kanya, pero ang tao, matigas talaga ang ulo. Kahit na naghihirap na yun, ayaw pa rin lumapit sa Diyos. Yung iba naman, mayayaman naman, ayaw pa rin lumapit. Bakit? Ang Diyos nila yung pera, yung kayamanan. Diba? Ang tanong, sino bang namatay na kapagdala ng house and lot? Ng mansion niya? Ng isang baul niyang pera? Diba? Sasakyan niya? Nadala niya ba yun sa libingan? Wala. Sabi nga, isinilang tayo sa mundong hubad. Hubad din tayong babalik sa Diyos. Yun lang ang tanong, kung sa Diyos ka nga babalik. Diba? Sabi nga eh, dalawa ang patutunguhan ng tao. Langit at impyerno. Pag tinanong mo, sinong gusto pumunta sa langit? Ako, ako, langit. Eh, sino pupunta sa impyerno? Wala, wala. Diba? Wala daw pupuntang impyerno. Pero yung mga ginagawa, parang papuntang impyerno. Diba? Gusto nila ayaw, gusto nung pumuntang langit pero ayaw mauna. Eh sabay-sabay na lang kapatid, huwag naman yung una-una. Diba? Eh ang kamatayan, hindi naman natin nasasabi. Yung iba, napakalakas pa. Diba? Eh sobrang init ng panahon ngayon, na heart attack. Na high blood. Tapos naging COVID agad. Kaya ngayon, mahirap na magpa-check up. Bakit? May lagnat ka lang, may ubo, may sipon, COVID agad. Tapos, ilang araw ka lang sa ospital, paglabas mo, abo ka na. O, diba? Natatakot na yung iba na magpa-check up. Kasi nga, ganun ang nangyayari. Eh, ang buhay ng tao, maikli lang, kailangan lumapit na tayo kay Lord. Huwag na tayo magpa-easy-easy. Kasi lahat ng bagay na yan, dito lang yan sa lupa. Hindi naman natin yan madadala sa libingan. Ano pong sabi dito sa Epeso, chapter 6, verse 12? Hanggang 18. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid, kaya't isot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating na masamang araw na iyon at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Verse 14, kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita, ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa mga tuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ayan, napakalinaw po na sinabi ng ating Panginoon na ano po, sapagkat ang kalaban natin ay hindi tao. Ayan. Kaya minsan pag may kaaway tayo, ano, kung ano-ano nang pinagsasabi natin. Pero ang sabi ng Panginoon dito, ang kalaban natin hindi tao, kundi mga pinuno, may kapangyarihan, tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Eh, nasa himpapawid pala sila, hindi natin nakikita. Kaya sabi dito ng ating Panginoon, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Ano po yun? Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Yan. Verse 14, kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis. Una, bigkis ang katotohanan. Pangalawa, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatwid. Una, katotohanan. Pangalawa, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatwid. Katotohanan, pagkamatwid. Isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pangatlo, yung pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Pang-apat, taglayin yung lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliyab na palaso ng masama.
Panglima, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Panganim po, yung tabak, salita ng Diyos. Mahirap naman po makipaglaban na wala kang armas. Pupunta ka sa gera, wala kang dalang armas. Paano makikipaglaban? Di patay ka agad. Nato sabi sa 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Eh, yung iba nga, nakakalimot na magdasal. Tinatamad mag-pray. Pero pag manunood ng TV, mula umaga hanggang gabi, kabisado yung commercial, pating palabas. Ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Yun naman po pala. Ang sabi ng Panginoon, manalangin tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Napakalinaw po, sabi ng Panginoon, na tayong lahat ay manalangin. Panalangin po natin yung mga hinirang ng Diyos na sila may maging matatag. Hindi lang yung laging members yung laging ipipray natin, kundi yung mga member, magpray din sa mga leader nila. Kasi lahat naman tayo may pagsubok, lahat po tayo may trials, lahat po tayo may hinihingi, diba? Sabi ng Panginoon, lagi tayong manalangin at maging handa. Buksan po natin sa Mateo chapter 8, verse 28 hanggang 34 po. Mateo 8. Sabi po dito sa Mateo 8, chapter 8, verse 28. Yan. Sabi po dito, nang dumating si Jesus sa ibayon sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inalilihan ng mga demonyo. At napakabangis kahit walang mga has dumaan doon. Verse 29, pagdakay sumigaw sila, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon? Verse 30, sa di kalayuan ay may malaking kawa ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, humayo kayo kahit lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibat ng takbo, tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapang-alaga ng kawan at magdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inanlihan ng demonyo. Kahit lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus, pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ayan, sabi po ng ating Panginoon dito na si Jesus ay pumunta po sa ibayo sa lupain ng Gadareno. Ayan. Sinalubong siya ng dalawang lalaki na galing sa libingan. Sila'y nalilihan ng demonyo. Nakakita na po ba kayo ng mga poses or inalilihan ng demonyo? Diba? Sabi niya, at napakabangis kahit walang mga has dumaan doon. Pag poses po kasi, hindi niya alam yung ginagawa niya. O ano-ano yung pinagsasabi niya, pero hindi niya alam. Yan, sabi dito, pagdakay sumigaw sila, ang sabi niya, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Diba? Si Satan alam niya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang sabi niya rito, naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa namin panahon? Diba? Napakagaling talaga ni Satan umano magsalita. Yan. Sabi niya, sa di kalayuan ay may malaking kawa ng baboy. Ayan. Na nanginginain, isang grupo ng mga baboy na kumakain dun. At namanhik sa kanya ang mga demonyo. Pero yun, nakipag-usap pa yung demonyo kay Jesus. Na sila, kung sila'y palalayasin, paintulutan silang pumasok sa baboy. Yan. Sinabi ni Jesus, humayo kayo. Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibat. E di ganun pala karami yung bad spirit na nandun sa dalawang tao. Yung kawan ng baboy, hindi naman sinabing dalawa o sampung baboy lang yun. Siguro, estimate natin is mga 100 or 500 na baboy yun. Diba? Kasi syempre, pag nag-aalaga ka ng baboy, diba, marami kang alaga.
Ang sabi rito, ang buong kawan ay biglang sumibat ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Kawawa na may mga baboy, diba? Sila yung pinasukan ng demonyo, tumakbo na, nahulog sa lawa, nalunod pa. Ang sabi rito ng Panginoon, patakbong uwis ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan, at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalimihan ng demonyo. Diba? Kaya mahirap po mapasukan ng bad spirit. Sa lumang buhay natin, meron tayo niyan. May kay tayo. Sabi ng kay, may karga. Diba? Hindi natin yan maiiwasan. Kasi sa lumang buhay natin, kung ano-ano yung ginagawa natin. Diba? Sa lumang buhay namin nun, nagpapa-ending pa kami. Alam niyo yung mga taya-taya, bata pa kami na nagpapataya kami ending. O, dos, limang piso, diba? Para magkapera. Pero sabi nga, sugal yun. Yung perang galing sa sugal, instant mo nga nakuha, pero hindi mo naman pinaghirapan. Hindi mo pwede ibigay sa Panginoon yun bilang love offering o itikap mo. Kasi galing sa sugal yun eh. Dapat yun sa pinagtrabahuan mo. Yun ang, halimbawa, nanalo ka sa loto, 1,000,000. Okay, itatites ko to, 1,000,000 yung magkano bang ano ng 1,000,000. Ha? Hindi po yun. Hindi kalooban ng Panginoon magbigay ka ng pera na galing sa sugal. Hindi naman tayo tinuruan ng Panginoon na, oh, anak, magsugal ka para yumaman ka. Doon nga mauubos yung ano mo, pera mo. Sabi nga ano iba eh. Yung iba, wala nang uulamin. Pero si tatay, may pambili pa ng alak. May pangsabong pa. Tapos natalo, maglalasing pa yan. Diba? Sabi nga, mahirap na ang buhay, pero nagagawan pa ng paraan yung bisyo. Tapos, inom ng inom, sigarilyo ng sigarilyo, nag-a-addict pa. Tapos, pag matanda na, tayo, iba-iba na yung sakit, tapos sisisiwi ng Diyos. Diba? Kanino bang kagagawan? Diba sa tao? Kung hindi ka nagbisyo, hindi ka naglalasing, sigurado, healthy naman yung katawan mo. Diba? Isinilang ka dito sa mundo na maayos. Pero nung namatay ka, ang dami mo ng sakit. Bakit? Kasi hindi mo inalagaan ang sarili mo. Diba? Sabi nga, maisip tayo. Alam po natin yung mabuti at masama. Alam mo ng masama, pero gumagastos ka pa rin ng pera sa mga bagay na ganun. Sabi nga po, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag po tayong magagalit. Kasi yun po yung katotohanan, hindi po natin pwedeng itolerate yung mga taong gumagawa ng kasalanan. Kasi imbis na mapunta sa langit yan, mapupunta pa ng impyerno yan. Bakit? Kasi tayong tagapagturo na salita ng Diyos, ituturo natin yung tama, yung totoo. Kasi wala namang makikita ang kasinungalingan sa katotohanan. Diba? Lahat ng katotohanan nasa Biblia. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Opo, nakakasangit po yun, nasasabihin po nila, eh relihiyon ko na yan eh, dyan ako sinilang, dyan na rin ako mamamatay, diba? Maling katwiran po yun. Bakit? Kung nahulog ka na pala sa kanal, hindi ka naaahaw. Kung nadapa ka na, hindi ka natatayo, diba? Sabi nga, lawakan po natin ang ating isipan. Hindi po ito relihiyon, hindi po ito payamanan po, hindi. Salita ng Diyos po yung pinapangaral namin upang ang tao po magkaroon ng kaligtasan. Hindi po kami ang magliligtas sa tao. Ang salita ng Diyos po, yung ibinabahagi namin sa inyo upang kayo mabuksan sa Panginoon. Hindi kayo dinadala na, ah, kasi dati ka ganito, o dito na kayo. Hindi po. Sabi nga, ang kaligtasan, yung relationship natin kay Lord at sa atin, si Lord ang magbibigay ng kaligtasan. Hindi po ito pilitan. Hindi po ito gusto ka ilipat sa ganito. Hindi po. Diba? Sabi nga may free will tayo. Binigyan tayo ni Lord ng kalayaan. Pumili ng mabuti o ng masama. Kung ikaw pa pipiliin, syempre gusto mo mabuti. Diba? Pero ang karamihan, masama ang ginagawa. Diba? Hindi naman lahat ng nagsisimba banal. Lahat ng nagsisimba, hindi na nagkakasala. Nagagalit pa rin yan. Nakakapagsalita pa rin ng hindi maganda. Kaya,
hindi natin pwedeng ikatwiran, eh yan nga Kristiyano yan eh. Lasinggero. Yan nga Kristiyano na yan eh. Hindi nagbabago, 'di ba? Eh bakit yung sa lumang buhay hindi natin masabi sa kanila, yan nga ganito eh. Ganyan pa rin hanggang ngayon, 'di ba? Sabi nga, maraming tao ang mahilig mamuna ng kapwa. Pero yung puwing nila, hindi nila nakikita. Magaling lang silang magsalita sa mga Kristiyano. Sabi nga, ang Kristiyano, hindi yan perfect. Diba? Si Lucifer nga, ginawang perfect ng Diyos. Ano po nangyari? Pumasok sa kanya yung pride. Diba? Nagtawag siya ng 1/3 of angel. Nagdigmaan sila. San binagsak si Lucifer? Dito sa lupa. Kaya nagkasabit-sabit sa puno. Kaya nga ang tao, hindi ginawang perfect ng Diyos. Mula ulo hanggang pa, hindi po ginawang perfect. Bakit? Papasok sa tao ang pride. Minsan nga, hindi pa nga maganda eh. Hindi pa mayaman, pero mayabang na. Diba? May pera pa lang yan. Pero, sabi nga doon, an example is, ang tao na mahirap bilang yumaman, parang langaw na tumungtong sa kalabaw. Hindi na ma-reach, diba? Hindi na maabot, hindi mo na makausap, diba? Sabi nga ang tao, the more na pinagpapala, dapat mapagpakumbaba. Ibig sabihin, the more na maraming blessing na ikaw ay natatanggap, maging humble ka pa rin, hindi yung hambong. Hindi na matinuro ng Panginoon, maging mayabang tayo eh, pag tayo pinagpapala. Diba? Hindi na tayo malapitan, hindi tayo makausap. Kaya minsan iba takot mangamusta. Akala lagi uutangan. Diba? Sino pa dito yung nangangamusta sa kamag-anak nila? Sa mga kaibigan? Wala na nangangamusta. Bakit? Ang isip agad eh, mangungutang to. Tapos maghahanap ng mangangamusta sa kanila. Oh. Kaya minsan mahirap ngayon makipag-usap sa tao. Hindi, parang advance baga yung isip. Hindi mo alam kung ano yung sasabihin sa'yo. Pero may tao talagang malawak ang isip. Kahit kamustahin mo yan, parang as is pa rin yung pakikitungo niya sa'yo. Hindi siya yung mayabang ba? Eh, nakapunta lang ng abroad. Nakabigay lang ng chocolate. Diba? Hindi ayabang na. Kaya minsan, ang sabi ng Panginoon, ang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Napakahirap nang nasa taas ka na, lalo ka pang itataas. Nasa baba ka na, ibababa ka pa. Diba? Nagpapakataas ka, eh di ba bagsak ka pababa? Nagpapakumbaba ka, itataas ka ng Panginoon. Ganon din po yun. Kaya kailangan, huwag tayong maging, ano po, mayabang. Kasi ayaw ng Panginoon yun. Alalahanin na lang natin si Lucifer, kaya nga binagsak eh. Na sobrang pride. Sobrang yabang. Yan. Last verse na po tayo. Salamat po sa mga nakinig at nanood sa salita ng Diyos. Ayan. Lobi ng Panginoon na mayroon po tayong natutunan sa kanyang mga salita. Last verse po in 1 John chapter 3 verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang Diablo at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ayan, napakalinaw po na sinabi ng Panginoon, pag tayo po ay nagpapatuloy sa pagkakasala, kampon tayo ng demonyo. Kampon tayo ng Diablo. Ayan. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo, eh kung gusto mo maging anak ng Diyos, eh magpakabuti ka, gumawa ka ng mabuti. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Kaya hindi po natin pwedeng itolerate, kaya yung iba ayaw maging Christian. Bakit? Anong reason nila? Ayoko maging Christian. Kasi pag ano eh, bawal dyan yung may bisyo. Hindi ko na magagawang magsabong, mag-addict, mag-inom, mambabae, di ba? Ang tanong, sabi nga, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, napakakikot ng pintuan. Di ba? Dalawang pintuan po yung tinukoy sa Bible, isang makikot at isang maluwag. Ang tanong, saan tayo dun papasok? Sa makikot na pintuan, ikaw lang ang tanging makadaan dun. Pero sa maluwag na pintuan na gusto mo, yan, maluwag eh. Lahat ng gusto mo, magbisyo ka, mambabae ka, mag-addict ka,
Lahat ng masamang gawain, gawin mo hanggat gusto mo. Pero ang pagsisisi po nasa huli. Wala pong nagsisisi sa una, lahat sa huli. Hindi ko po kayo sa tinatakot, hindi ko kayo sinisermonan, hindi po. Pinapaliwanag po sa inyo yung katotohanan. Ang sabi po sa John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lawakan po natin ang ating isipan. Ang salita ng Diyos ang ating basahin. Huwag tayong makikinig sa mga ano nung marami nga, di ba? Sektang darating dito, nasasabihin sila ay Jesus Christ din, ganyan. Pero ang sabi nga, may mga kulto. Makikita po natin sa kanila kung nararamdaman ba natin yung presensya ng Panginoon. May simbahan na, pagpasok mo pa lang, wala kang maramdaman, inanto ka na. Di ba? Ang tanong, babalik ka pa ba? Iba-iba yung nangangaral, iba-ibang way. Pero sabi nga, huwag tayong namimili na nangangaral na salita ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ang nagpapatubo eh. Sila'y tagapagtanim lang. Tagapagtanim lang sila. Ang Diyos ang nagpapatubo. Kaya huwag tayong mamimili, ay, ito kasi magaling to, ito hindi gano'ng magaling. Hindi po. Lahat po yan, binigyan ng gift ni Lord. Iba-iba nga lang. May way na mahinakon, may way na parang galit, may way na parang babagsik, magsalita, di ba? May way naman nagpapatawa. Iba-iba yung way na binigay ni Lord o kaloob ng Diyos atin. Amen po. Loobin ni Lord na marami po tayong natutunan sa salita ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Yung may mga pre-request po dyan sa inyong tahanan. Come on, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Close your eyes. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa hapong ito, O Diyos. Salamat Panginoon sa mga salita mo, O God, na aming napakinggan na naway. Tumimo sa aming puso't isipan, O God, at mapamuhay namin ito, Panginoon, sa pang-araw-araw. Na-bless mo, Panginoon, ang mga tao may mga problema, ang mga tao umuusig sa kanila, na bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan, kagalingan, karunungan na nagmumula sa iyo. Na ikaw, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa langit at lupa at walang bagay na mahirap sa iyo. Salamat Lord God sa lahat ng mga blessing spiritually, physically and financially. Na-bless mo Panginoon ang mga taong ito God na nasa banig ng karamdaman, na may mga sakit sa puso, mga high blood, hallelujah, ay mga leukemia, ang mga taong nakaratay sa ospital, mga nasa bilangguan, ang mga taong nasa Senado Lord God, ang presidente ng bawat bansa, at ang mga kapastoran Panginoon na patuloy na naglilingkod sa iyo, na i-bless mo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang Diyos ng kaayusan, ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong bugtong na anak na si Jesus, na ibinayubay sa krus ng Kalbaryo, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga panalangin na ito, God, na alam namin, Panginoon, na yung diringin at tutugunin ang aming mga panalangin, na walang bagay na mahirap sa iyo, God. Salamat, O God, sa mga pagsubok. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito, O God. Na kami, Panginoon, yung naglilingkod sa iyo. Baguhin mo kami, Panginoon, sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na pumili sa amin. Ikaw ang Diyos na humirang sa amin. Naway, patatagin mo kami, Panginoon, sa lahat ng oras. Na-bless niyo na mga Panginoon ang aming mga kamag-anakan, sa mga naroroon, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapitbahay, ang aming mga ka-churchmate. Lord, i-bless mo sila Panginoon ang mga taong naglalakbay sa oras na ito. Na ikaw Panginoon ang umingat at umabay. Kaya Lord, ang mga pre-request namin ito, O God, ay dinudulog namin ang makarating Panginoon sa banal ng trono. Nalukuban niyo naman kami, Panginoon, ng kapangyarihan mo upang di masilip ng kaaway. Sumunod po tayo sa maikling panalangin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Jesus, patawarin mo nawa ako sa aking mga pagkukulang, pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa gawa. Itinatakwil ko po ang lahat ng gawa ni Satanas sa aking buhay mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas, manggagamot ng aking sarili. Baguhin mo po ako sa lahat ng oras. Tulungan mo po ako na manalangin lagi at magbasa na yung mga salita. Naway patatagin mo ako upang sa muling pagparito mo ay maratnan mo akong
ng tapat sa iyo. Kaya Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit parangal, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless po sa inyong lahat.